morning, mga repa! Paano turuan ng basic obedience ang mga aso? Katulad ng makulit na to. Pangalan niya, Freya. Mabaho ka na. Kaya mo na maligo. Teka muna sa camera. Ay, daw haya. And then, itong isa ay si Chloe. Aking kaibigan, si Chloe. Makulit, makulit. Masakit. Aray po, yung kuko mo. Ito si Chloe ay isang Boston Terrier. Babae siya. 2 years old. Ito, may basic obedience na. Ituturo ko sa inyo kung paano ko itinuro sa kanya. Down. Alam niyo ba na ang aso ay may dalawang drive para mapasunod? Isa, toy drive. Isa, food drive. May mga aso na sumusunod sa reward na pagkain. At may mga aso naman na sumusunod sa laruan. Tulad ko, dati akong canine unit. Dati akong canine handler. Mga malalaking aso na hinawakan ko. Karamihan sa mga malalaking aso, tinatawag na working dog, is sumusunod sila sa reward na laruan. Like, katulad ng Labrador, German Shepherd, at yung Belgian Malinois. Mahilig sila sa laruan. Pinakalaruan na yung nire-reward namin, binibigay namin is yung baseball. Bola ng baseball. Mas madaling turuan ng mga aso sa food drive. Kasi, iabot mo lang sa kanila. Pag nag-command ka, and then, nag-execute sila, sugo mo. Nagtatrabaho ang aso dahil sa reward. Sumusunod ang aso dahil sa reward. Gets? Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung paano pagbigay ng basic obedience sa aso. Ano ba yung mga basic obedience sa aso? Simple. Pag-sit, pag-draft, pag-wait sa pagkain niya, pag-stay. Isang tip lang, dapat maliwanag at malinis naririnig ng aso mo yung command mo. Tuturo ko sa inyo. Handa muna tayo ng pagkain ng dalawang aso ko. JC, my nigga, turn that shit up. CPT, LBC, yeah, we hooking back up. And when they bang this in the club, baby, you got to get up. Thug niggas, drug dealers, yeah, they giving it up. Low life, yo life, boy, we living it up. Taking chances while we dancing in the party for sure. Slip my hoe with 44 when she got in the back door. Bitches looking at me strange, but you know I don't care. Step up in this motherfucker just to swing in my hair. Bitch, what? American Bully. Hospitality. Pag adult boss, wala. Walang adult? Wala akong makapos, kahit. Eh, papi na lang muna. Ang bantay nila dito eh. American pit. Isang pitbull. Ganda ng tenga, oh. Ito yung mga pagkain. Ito, pinapakain sa mga hospitality. Ay, babalik na tayo. Give it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. Uh-huh, I'm
Hello guys. Grabe init. Yan, Vitality, 1 kilo. Hindi ako bumibili ng maramihan ng dog food nila. Dahil, iniipis. Sinisira, kahit storage mo nang maayos. Kaya, mas maganda yung pa sa 1 kilo. Yung 1 kilo na to, tatagal to na kasi hindi ako masyadong nagbibigay ng maraming pagkain sa kanila dahil nagpupupo sila at tatay sila. Puro mga 1 kilo na to sa dalawang maliit kong aso, mga 4 days. Pat na araw, 3 to 4 natin para maipakita ko sa inyo ng malinaw itong makulit na to. Palalabasin muna natin dun sa terrace dahil manggugulo yan, diba? Ayan na, game na siya, game na, diba? Tayo. Ayan na, nanggugulo na. Nanggugulo na. Lumabas ka muna. Labas. Alaga rito. Dito, labas. Okay. Tagumpay natin na palabas ang isang halimaw. Chloe. Yan. Chloe, sit. Good girl. Bibigyan nyo kagad siya ng reward. Chloe, sit. Chloe. Shake hands. Another one, another one. Shake hands. Another one. Good girl. Good girl. Chloe, sit. Good girl. Ito yung sinasabi kong patience. Pasensya ng aso. Nakita siya ng pagkain. So, ilalapag ko dito ngayon. Stay. 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 Lalagay ko dito. So, ayan. Kita niyo yung pagkain. Hindi niya ginagalaw. Naghihintay lang siya ng command. So, dapat malinaw ang boses ninyo para marinig. Sit. Sit. Good girl. Ayan, ganit na siya. Ayan yung pagkain. Ha? Malayo ako. Malayo siya. Hop! Stay. O, hanggat hindi ako. Pag sinabi ko yung magic words na go, kakain niya. Go! Diba? Basic lang. So, nagwawala na yung isa doon. Yung isang halimaw. Papasukin natin. Halimaw! Ayan na ang halimaw. Alright! So, nakita nyo na yung basic obedience na tinuro ko. From sit, shake hands, and stay. So, dapat malinaw naririnig nila kung paano ka mag-command para mag-execute sila ng tama. So, paano ba yung tamang pag-sit sa kanya? Unang-una, papakita mo muna yung pagkain. After makita niya yung pagkain, bigyan mo muna siya ng isa para matakam siya o matakaw siya. Diba sinabi ko kanina, ang Boston Terrier ay food drive, so napakadali nilang pasunurin. Hawak mo yung pagkain, nakatingin sila sa'yo, magbanggit ka ng sit. So pag hindi sila sumunod at hindi pa sila marunong mag-sit sa mga baguhan, lapitan mo. Hawak mo yung pagkain, bigyan mo uli. Ipakita mo yung pagkain, nakatitig sa kanila, magtatatalo niya, or ano, gusto nila makuha yung pagkain. Pakita mo, then use point finger, and then
ituro mo sa kanila na kaganyan ka lang. Then sit. Pag nag-sit sila, bigyan mo ng pagkain. Bigyan mo ng magic word. Sit. Tunog. Pag nag-sit sila, bigyan mo ulit ng pagkain. Another one, tayo ka, tatayo sila. Sit. Upuli sila, bigyan mo ulit ng pagkain. Ganon. Then sa shake hands, napakadali lang. Angat mo lang yung kamay niya, hawakan mo, shake hands, bigyan mo pagkain. Kabila, angat mo, shake hands, subuha mo ng pagkain. Ganun lang kadali, pati dun sa pagstay. Sa pagstay naman, yun yung patient, yung paghihintay niya. So, ihaharap mo yung pagkain. Ilalagay mo sa harap niya, then hindi niya kakainin yun hanggat hindi ka nagsasabi ng magic word na go. So, syempre, paglapag mo, baguhan ka pa lang, hindi pa niya kaalam, susunggaban niya yan. So, paglapag mo ng pagkain, lalapitan niya, awatin mo. Itulak mo yung dibdib, huwag yung ulo, ha? Huwag yung ulo. Yung dibdib niya ang itulak mo. Paganito, or paganyan. Itulak mo. Pag tinulak mo, syempre, nakaharang ka, hindi pa niya kakainin yan. Iikot yan. Harangan mo siya ng harangan, hanggat parang sinasabi mo sa kanya, hindi mo pwedeng kainin yan, hanggat wala akong permiso. Tutulak mo siya, then sabihin mo, then gawin mo yung pag-sit. Sit. Then tanggalin mo yung harang mo, nakatingin lang yan sa pagkain. Tumayo ka dahan-dahan. Magic word, say, stay. So dapat eye-to-eye contact ang aso mo sa'yo. Nakatingin sa'yo yung aso mo. Sabihin mo, go. Yung magic word, go. Saka siya kakain. So paulit-ulit na ganun, makakasanayan mo. So ipapakita ko naman ngayon, kung paano yung patient ng isang aso na kahit wala ka o kahit lumayo ka na sa pagkain hanggat hindi mo binabalikan at sinasabi mo yung word, hindi siya kakain. Kung paano maging pasensyoso ang aso at paano turuan sila ng mga disiplina sa pagkain. Wala mga raypa. Halimaw. Okay, help. Ngayon ipapakita ko yung paano magkaroon ng pasensya itong aso na ito. Okay, out. Hindi ako nagkukuman. Hindi niya kakain. Tignan niyo kung paano ko kumad yung word na go sa kanya. Go! Diba? Sa kanya lang kumain. Pero itong isa lumalantak na. Ayan o. No? Hmm?